Sana makuha niyo na yon sa kanila bago pa nila yung matala sa Shinjo. Ganito ang ito. Ano ka mo? Mahirap sila kung saanin? Kasama nila sa akaba ni Kuroto. Nakilala rin ang doktor siya. Napakalupit na at wala siyang sinasagot. Kaya magpinatay yung dalawa sa tao. Hindi tama ito. Napakasama nila! Storm mo kayo sa amin. Kaya dapat namin kayong tapusin. Manda ka. Ban. Dr. Jackal. Kumusta? Ikinagagala ko kayong makilala, Get Packers. Ako nga pala si Akaba ni Gruudo at sa akong delivery expert. Meron akong gustong imungkahi sa inyo para na rin sa ikabubuti niyong dalawa. Ano sa tingin nyo? Kung balak mo ba? Simple lang naman ang gusto kong mangyari. At kung makikinig kayo sa akin, wala tayong magiging problema. Ang gusto ko lang naman ay umatras na kayo at bumalik sa pinanggalingan nyo. Huwag na huwag nyo na kaming buluhin pa. Sa madaling salita, kalimutan nyo na ang vision nyo sa pagbawi sa mga dala namin. At kung mahal nyo ang buhay nyo, sasabahin nyo kayo sa inyo. Ayaw sa inyo. Patatawarin na lang namin yung isa pang istorya ng ginawa sa amin. Anong masasabi nyo, mga Getwalkers? Aatras na ba kayo at ililigtas ang buhay nyo? O gusto nyo matulad sa mga taong humarap sa amin kanina? Nasa inyo na rin ang desisyon. Kahit ano pang sabihin mo sa kanila, hindi mo basta-basta mapapatag sundin yung si Ben. Ganun ba? Pero sa tingin ko, sa kanyang kasama, dahil naman sasangayon siya sa mga bahay ko sa kanya. Pero, kahit na ano pa maging desisyon nila, hindi pa rin naman magbabago ang kapalaran niya sa kamay natin. Ginagalit mo ako! Minaw ka lang, Genji. Huwag mo sanang kalimutan ang trabaho natin. Dito tayo para pawiin ang kaon. Naghihintay ako. Binibigyan ko pa kayo ng mga sigod para mag-desisyon sa inyong bahay ko. Ano pa bang hinihintay niyo? Meron pa kayong limang segundo para umatras at ipas ang buhay nyo. Sa akin. Kami aatras? Uwa. Sa tingin ko, hindi na rin makapaghintay ang taong ito na makapaglaban sa aking dalawa. Tatlo! Lima! Ang bilis na! Ban, ako nang bahala sa lalaki ito. Punin mo na lang ang kahon, ngayon na! Sige, alam kong kayang-kaya ko siya, Genji. Sigurado ka ba na lalabanan mo kung isa ka lang? Kung gano'n, ihanda mo ng sarili mo dahil hindi mo ko kaya. Ano? Ang laban natin ito ang magiging katapusan mo. Bakit gano'n? Wala naman ako nakikitang sandata sa kanya, pero... Pakiramdam ko, umiwa niya ako ng kutsilyo. Kahit paano mo kung magiging maser ng labang mo. Pero kahit ano ito, hindi mo matatalo. Si Jackal ka lang, mahirap ng kalaban. Tapos nandito pa si Himiko. Magkakuha ko ng kaon, alis na kami. Bingo! Matagal din tayo hindi nakita, Ban. Pumasok ako sa ganitong trabaho. Alam ko na may posibilidad na magkikita ulit tayo. Pero alam mo ba, totoo lang ayaw na ulit kita makita. Mukha yata ang gustong-gusto mo ang trabaho ang ginagawa mo ngayon. Huwag mo ako takasan! Mabagal ka. Sod na. May guwantes pa siya. Mahirapan akong kuryentin siya. Bakit hindi mo kaya tawag yung makasama mo? Gusto ko pa naman sanang maranasan ang kakayahan ng Devin Ayo. Siguro kailangan mo na kitang pahirapan ng Jin hanggang sa sumigaw ka sa klono. Alam ko na! Ang damit niya! At ano naman ang binabalak mo ngayon? Napapansin ko lang kasi nabalot-nabalot ka masyado. Paano ba yan? Mamaya lang, matutusta ka na!
Balot na balot ako. Itanggal natin. Oh, ayan bata. Masaya ka na ba ngayon? Tatapusin ko ng larong to. Kaya mabuti pa. Ihanda mo ng sarili mo. Ginaganahan na ako ngayon. Kaya simulan na natin. Huwag ka nang lumaban. Ang clean powder na yan, kapag naamoy ko yan, alam mo kung masusunod ang katawan ko mula sa loob. Bulok na yan, tik-tik mo na yan, kabisadok na yan. Hindi papunta sa akin ang direksyon ng hangin, kaya hindi ako maapekto ng pabango mong yan. Kaya pwede bang ibigay mo na sa akin ang tawad? Ito? Pagkakagagano ka mo yan. Yan ang snake bite, hindi ba? Yan din ang ginamit sa pagpatulong sa kapatid ko at hindi ko yung makakalimutan. At ito rin ang gagawin ko sa'yo. Pag-uruma! Pakita mo na ang kakayahan na Mr. Racer! Lasing ko, bro, pabaka niya. Sa ngayon, mas mahalaga ang trabaho ko kaysa sa pakikipaglaban sa'yo. Kichi! Bilag ka! Parating na ang truck! Ano pa bang hinihintay mo? Masasagasaan ka ng truck kapag hindi ka gumalaw dyan. Ang gagawin ko ngayon. Kapag gumalaw ako dito, sigurado susugurin niya ako. Kichi! Bilag! Kichi! Kitty! Huwag na huwag kang magkakamali lumapit sa amin. Dahil hindi ako magdadalawang isip na kapos na kayo. Takbong gawin sa amin! Kapag gumalaw ka dyan, mamamatay ang kaibigan mo. Kung sa bagay, hindi na rin naman magtatagal ang buhay niya dahil pagdating namin sa pupuntahan namin, tapos na siya. Paano ba yan? Nadagdagan na naman ang babawiin mo. Patawad ba? Ano na ang gagawin mo ngayon, Getbacker? Ililigtas mo pa rin ba ang kaibigan mo kahit na alam mong hindi mo kami kaya? Siguro hindi mo na siya babawiin sa amin dahil wala na magbabayad sa'yo kapag ginawa mo yun. Tama na yan. Umalis sa tayo dito, Himiko. Dahil siguradong kayo na pa tayo hinihintay ng kliyente natin. Ngayon, pwede na tayong dumiretso sa Shinjuku. Hanggat nandyan siya at binabantayan, hindi ako makakagalaw dito. Makakatakot naman ang tao mo ito. Wala na siyang suot kanina. Pero saan ang galing sa tatay niya? Hindi ka naman pala magaling. Tapos ikaw pa ang ginawang pinuno ng pinakamalakas na gang ng Shinjuku. Hindi naman pala dapat katakutan ang sikat na pinuno ng Bolts Gang. Iba na ang buhay ko ngayon. Nakalimutan ko na ang pagiging pinuno hanggang ngayon. Kaya kung pwede lang sana, huwag mo nang ipaalala sa akin yon. Teka nga, ang daya niyo, bakit ako ino-hostage niyo ng ganito? Para kang isang bata. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit ikaw ang kasama ni Van. Pabuti at pinagtsatsagaan ka niya. Masama siyang tao at hindi siya mapagkakatiwalaan. Tigil mo na ang pagkasabi ng masama tungkol kay Van. Hindi ko alam kung anong problema niyo at kung bakit galit ka sa kanya. Pero sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi siya masama. Nakakaawa ka. Mukhang hindi mo pa talaga alam kung anong totoong ugali niya. Pero sa tingin ko, sa ating dalawa, ikaw ang mas nakakaawa, Miss Himiko. Ano ko din sabihin mo? Nakikita ko sa mga mata mo. Masasabi kong kaya ka ganyan dahil dumaranas ka ngayon ng napakatinding kalungkutan. Ganyan ang mga mata ng tao pinagtaksilan at ayaw na magtiwala sa ibang tao. Alam kong ganyan ang mga mata mo. Alam ko ang nararamdaman mo. Dahil ganyan din ako dati.
laboratory ng Boltzgang ang lugar na ito. Kaya ang mabuti pa, umalis ka na dito. Umalis ka na kung gusto mong pang mabuhay. Ang laging sinasabi ng may-ari ng restaurant na pinupuntahan namin. Mga pera, lupa, kotse, mga alahas, at mga babae. Normal sa mga taong mawala ng mga bagay na meron sila at ang magkangat mga bagay na wala sila. Nakikilala ang mga tao sa mga bagay na meron sila. Ang sarap. Oo nga. Kapag material na bagay na wala, madali yung balik. Pero kapag ang nawala ay pag-ibig, magandang personalidad, tiwala sa sarili at tiwala sa ibang tao. Pero nagiging madali ang pagpapalit mo yun kung may ibang tao sa'yo. Nung nakilala ko si Van, nagbago ang pananaw ko sa buhay. Mas masaya ang buhay kung matututo kang magtiwala sa ibang tao. Masarap magkaroon ng kaibigan na pinagkakatiwalaan. Ikaw, Himiko, masaya ka ba nakasama mo sa trabaho ang mga taong yan? Sa tingin ko, ang mga taong tulad nila ay nagagawang pumaslang ng tao na walang dahilan. Lalo na ang taong yan. Napakasama niya. Ginagawa niya ang trabaho nito dahil masaya sa pagtapos sa buhay ng mga tao. Pinapaslang niya ang sino mang humadlang sa kanya. Talagang napakalupit niya. Maraming salamat sa kadaldalan mo. Dahil kung wala ka dito, malamang umutukin sa biyahe namin. Sigurado akong ayaw mo na rin makakita ng mga taong mamamatay nang dahil sa kalapitan ng taong yan. Ba't mo nasabi yan? Alam ko na. Ba't hindi ka nalang sumama sa amin? Hindi ba? Mukhang mas masaya yon. Maging get-backers ka nalang din. Nakuha ko na! Cheers! Ang sarap nito! Himiko! Yan! Ang daya mo! Ba't mo pinain? Nakakainis ka talaga, Himiko! Sa akin dapat yun eh! Akin na! Sigurado magiging masaya si Van pag sumama ka sa amin. Huwag ka nang magalit sa kanya. Alam mo ba nag-aalala siya sa'yo? Sandali lang. Naiirita na ako sa'yo dahil sa kadaldalan mo. Sasabi mo yan dahil wala ka nalalaman. Hindi mo pa talaga kilala ang totoong ugali ni Van. Alam mo ba ang ginawa niya? Pinatay niya ang kapatid ko at hindi ko siya mapapatawad. Mapagkakatiwalaan kaibigan? Pinapatawa mo ba ako? Isa siyang taksil na kaibigan. Hindi ka dapat naniniwala sa mga sinasabi niya sa'yo dahil isa siyang sinungaling. Pero kahit na ano pang sabihin ko sa'yo ngayon, hindi mo maiintindihan. Pero malalaman mo rin na totoo ang sinasabi ko. Maiintindihan mo rin ako pag nakarating na tayo sa pupuntahan natin. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Malalaman mo na wala kang halaga sa kanya kaya hindi kanya ililigtas. Sigurado yun. Lalo na ngayon, alam na niya na wala siyang laban sa amin. Malalaman mo rin na hindi dapat pinagkakatiwalaan ang taong tulad ni Van. Hindi ka na ililigtas pa ng kaibigan mo. Hindi mangyayari ang sinasabi mo. May tiwala ako kay Van at ililigtas niya ako. Hahayaan pa sana kitang mabuhay hanggang makarating tayo dun. Pero naiinis na ako sa'yo at hindi ko na talaga matagalan ang kadaldalan mo. Kaya dito palang tatapusin na kita. Himiko! Nandito na siya. Kung tama si Kuya, ilintas nga siya ng kaibigan. Ang kukulit niyo eh! Sa tingin ko, mukhang magiging masaya yata to. Ay! Kinji! Buhay ka pa pa dyan! Oban! Katokot buhay pa! Mabuti naman kung ganon. Kukunin ko muna yung kaon, tapos babalikan kita dyan, best friend. Basta mag-ingat ka dyan, ha? Sinabi ko eh. Good luck na lang sa'yo. Kaya ko na to. Teka nga, asan yung mga kumuha sa'yo?
Magpapapicture pa kayo dyan, kaya mabuti pa. Punta na kayo! Akala ko pa magaling kayo. Hanggat wala ang kalaban mo sa direksyon ng hangin, baliwala ang laso na pabango mo. Hindi ba ilang beses ko na sinabi sa'yo? Flame powder! Mata kasi yabang, hindi ka nag-iisip. Sayang naman, akala ko pa naman makakalaban ko siya. Hindi ganito ang inaasahan ko. Wala pala siyang kwenta. Bakit? Ano ba inaasahan nyo? Ano to? Ano nangyayari? Tapos na ang isang minuto! David, ay... Tayo na, Genji! Ayos! Kuwakining! Ito na ang kahon! O, paano? Paalam na sa inyo! Magkita-kita na lang tayo ulit sa susunod nating misyon! Hindi ko! Isipan mo sinasabi ko sa'yo na sumama ka na lang sa amin at pakinggan pa, Kurt! Bakit hindi? Yung naman siya, hindi ba? Kahit na hindi mo aminin sa akin, alam ko na nag-aalala ka pa rin sa kanya. Kaya mabuti pa ba, makipagbati ka na kay Himi ko. Ano? Makipagbati? Ngayon alam ko na, ganun pala ang Devil Eye. Sa totoo lang, nagustuhan ko ang panaginip na pinakita niya sa akin. Nangyari to dahil hindi tayo naging maingat. Sa totoo lang, hindi ko inasahan na darating pa siya para iligtas ang kaibigan niya. Pero mabuti na rin na ginamit niya sa atin kagad ang Devil Eye niya. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil ang Devil Eye niya ay magagamit lang niya ng 3 beses sa isang araw. At sa loob ng 24 oras, hindi na niya uli pwedeng gamitin ang Devil Eye sa taong nagamitan na niya nito. Dahil kapag ginawa niya yon, pwede niya yung ikamatay. Sinabi niya yon sa akin dati. Kaya ngayon, sigurado akong wala na siyang laban sa atin. Kaya tayo na, sundan na natin sila. Gawin mo ang lahat na makakaya mo para maabutan natin sila. Maasahan ka ba namin, Mr. Razor? Sige, ako na bahala. Sundan natin sila at bawiin natin ang kahon. Tungin na magpapasaya sa'yo. Ano? Ang magawa mong trabaho, yun ang nagpapasaya sa'yo. At ang masasabi ko, magpapalayo. Ano ba ibig mong sabihin doon, nakabali? Malimutan mo lang sinabi ko. Sana lang sa pagkakataon, huwag mo na akong tigilan sa gusto kong mangyari dahil gusto kong mag-iba ang puso. Patayin na! Huwag natin pamagal ito. Hindi na natin kung anong nararapat sa kanila. Patatalo sila Jacko at Hiniko. Bumalik kami para kunin ang gamit na kinuha niyo sa amin. Ano to, Bud? Mukhang mapapalaban yata tayo rito, ha? Pagkali kaya ang ating mga bigas. Lakas ng action sa Get Backers!